ay tumindi. Dapat ipasura ang confidential intelligence funds. At ang pondong ito, ilagay sa mga ahensya sa serbisyong panlipunan na kailangan ng mamamayan. Ang Office of the President na kung saan pinag-uusapan ngayon, kailangan maunawaan nila na hindi natin kailangan ng mga programa na panandalian lamang. Hindi pwede yung magpapasikat at manloloko sa tao na kunyari magkakaroon ng price cap pero walang ginagawang programa para paunlarin ang agrikultura sa ating bayan. Walang programa para sa farm subsidies, sa halip pautang ang prioridad. Kaya panawagan natin mula dito sa Kongreso hanggang sa Senado, panawagan natin sa taong bayan, labanan natin ang bagong pork barrel, ipasura ang confidential and intelligence funds. Ang pera ng bayan, hindi yan parang pasalot. Yan po ang ginawa ni Bongbong Marcos noong 2022. Pinasahan niya ng 200 million si Sara Duterte para sa confidential and intelligence funds ng kanyang ahensya. Ginagawang pasalot ang budget kahit na ito ay illegal. Samantalang dapat ang pera ng bayan ay nagagamit para doon sa talagang kailangan ng taong bayan. Kasama natin ngayon ang iba't ibang mga organisasyon. Sila po ay magsasalita kung ano ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Saan ilalagay ang confidential intelligence funds? Yan po ang maririnig natin sa mga magsasalita mamaya. Pero bago tapusin natin ang panawagan natin para sa pagbasura ng confidential and intelligence funds, kailangan po nating kondinahin itong pagdisenyo ng budget na ang prioridad ay hindi pag-unlad ng bayan, kundi para sa pansariling kapakanahan ng mga mambabatas, ng mga politiko. Ito ay gagamitin para sa korupsyon. Ito ay gagamitin para sa dahas laban sa ating mga kababayan, lalo-lalo na po sa mga kritiko at oposisyon sa ating bansa. Kaya para sa tunay na budget na para sa kapakanan ng mamamayan, kailangan ang pamahalaan, kailangan natin ng pamahalaan na ang prioridad, ang kanyang orientasyon ay para paglingkuran ang sambayanan, hindi ang mga kurakot, hindi ang malaking negosyo, hindi ang mga kroni, at hindi ang mga dayuhan. Kaya para sa panawagan natin kung ano dapat ang prioridad sa loob ng Kongreso, ulitin natin ang ating panawagan. Sahod! Presyo! Abolish all confidential funds! Abolish all confidential funds!